Welcome po sa ating pong series break ngayong linggong ito. At next week po, ipresent ko po sa inyo yung mga series natin sa buong taon ng 2020. At ako po ay excited dito sa mga series na ito. Talagang really kung paano ginamit ng Panginoon yung mga series natin, yung mga pinag-usapan natin noong 2019. Naniniwala ako na may magandang gagawin ng Panginoon sa ating 2020. Kasi nga po ito yung year ng, alam nyo, clarity and destiny. Ito po yung clarity and destiny kasi 2020 siya. Hindi malabo. So lilinawin ng Panginoon yung mga daraanan natin, yung mga desisyon natin sa buhay. So don't miss this opportunity na ibibigay sa atin ng Panginoon. So but before po natin iwan itong taon na ito, napaka-importante pong pag-usapan natin, ang isa sa napaka-importanting topic when it comes to facing the new year. Alam niyo po mga kapatid, hindi talaga naman darating naman yung new year natin. Darating naman yung 2020. Pero alam niyo po mga kapatid, kahit na dumaan ng iba't ibang taon ng buhay, pwedeng lumang tao pa rin. Bagong taon, lumang tao ang mangyayari. So same pa rin. Ganun pa rin ang mangyayari kahit na mag-New Year's resolution tayo. Ano lang yan, hanggang January lang. Hanggang February lang, hanggang March lang. Ganun ang mangyayari. So iikot-ikot lang, walang mga significant na achievements ang mangyayari sa ating buhay. At minsan, dahil pa ulit-ulit ang mga bagay-bagay, mapipikon ka sa sarili mo, maiinis ka na lang sa sarili mo. So we have to cross over. Sabi nga po natin, cross over. So kinakailangan po tayo ay mag-cross over from 2019 hanggang 2020. Kinakailangan mag-cross over tayo, pero hindi po magiging madali ang pag-crossover na ito. Hindi madali. Dahil nga may tinatawag na gap. Every time na ako po ay nagtuturo ng hermeneutics or art and science of biblical interpretation sa seminary, parang ganito yung illustration ko lagi. Kapag nagbabasa ka ng Bible, hindi madali yung 2019, parang yun yung panahon nila nung sinulat yan. Okay, tawag ko dyan, then and there. Tapos yung 2020, ito yung here and now. Kapag binasa mo yung Bible sa panahon natin, magkakamali ka ng interpretation yan kasi hindi naman yan sinulat nung panahon natin. Magugulat ka, ibang kultura, may gap na tinatawag dyan. Yun yung language gap na tinatawag. May dalawa hanggang tatlong o dalawang major na mga salita, Hebrew, Greek, hindi naman ganun yung salita natin ngayon. May gap agad siya. Kahit na nga maganda minsan ng translation ngayon, kaya gumagamit pa rin tayo ng Hebrew sa Greek kasi hindi siya madali. Geographical gap. Hindi siya sa Pilipinas nangyari. So, yung geography na lang, yung culture na tinatawag, pati yung culture nila dati ay iba kaysa sa atin. So, hindi ganun kadali yan. Kaya maraming mga tao ang nagkamali sa pagbabasa ng Biblia kahit na magbasa, kahit magbasa pa na magbasa, pag hindi naiintindihan yun, babasahin niya lang yun. Magbabasa lang ng babasa, magdidebate lang yun na magdidebate, ba't hindi nila naiintindihan kasi? Kung ano nangyari, but of course, napaka-importante ng 2020. Yung naunawaan mo, in the past, kinakailangan, may apply dito sa here and now, yung 2020. Ganun din. Sabi ko, kaya maraming sumemplang sa pag-interpret ng Bible kasi hindi naiintindihan yung gap na yan. Ganun din sa 2019 natin, saka 2020. May mga gap yan. Darating ang 2020, bagong taon, pero lumang tao. Ang mangyayari, so lumang isip, lumang gawain. So, kinakailangan ng pagbabago. Sabi nga po natin, change. But alam niyo po mga kapatid, that change is one of the most feared things in human beings. Ito po yung isa sa pinaka nakakatakot na bagay sa mga tao. Although napaka-importante ng change, pero nakakatakot siya. Kaya yung iba, dahil kinain na ng takot, hindi na ginawa magbago. Kasi nga, natakot siya. But alam niyo po ba mga kapatid that it is impossible to move from where we are to where we are going without making a transition. It is impossible to move from where we are today and where we are going without making transition. Kinakailangan marunong tayong gumawa ng transition. Kinakailangan marunong tayong transition, make or break ang transition. Napaka-importante ng transition. Pag hindi nagawa ito ng isang tao na mag-transition ng tama, maniwala kayo mga kapatid, si simple lang talaga.
Si Sam lang talaga. So maniwala ka, pwedeng umusad ang panahon, pero hindi umuusad ang buhay mo. Ulitin ko. Pwedeng umusad ang panahon, pero pwede ring hindi umuusad ang buhay mo. Nakita ko po yan dati sa buhay ko personally at sa buhay ng mga tao. Umuusad ang taon. 80s, 90s. Umuusad yung taon pero walang pag-uusad dun sa mga tao. Pwedeng dumadagdag lang ng dumadagdag yung taon natin. Tumatanda, pero hindi nagtatanda. Pwedeng mangyari yun sa buhay ng isang tao. Palilipasin lang ng palilipasin ang bawat araw, ang bawat linggo, ang bawat buwan, at ang bawat taon na kung saan walang pag-usad na nangyayari. Umuusad ang taon, pero hindi umuusad yung buhay ng isang tao. Why? Hindi siya nakapag-crossover. So how to cross over from old life to amazing life? Paano tumawid mula sa lumang buhay papunta sa nakamamanghang buhay? Lumang buhay, patungo sa nakamamanghang buhay. Alam niyo po, ang ganda-ganda naghihintay sa atin sa 2020. Hindi ko sinasabing walang pagsubok. Kasi lahat ng magagandang nangyari ngayon, dumaan yan sa isang testing. Lahat na nagagamit mo ngayon, sasakyan, dumaan sa test yan. Damit mo, dumaan sa test yan. Yan may mga overrun na tinatawag, may mga na-reject na tinatawag. Kasi nga, hindi naman pumasa sa test yun eh. Kaya nagamit mo yan ng maayos ngayon kasi pumasya sa test. So it doesn't mean na may test, hindi ka na magtatagumpay sa buhay. So ang 2020 natin, hindi ko sasabing walang pagsubok. May pagsubok kasi may testimony mangyayari. May magandang mangyayari. Kasama yan sa alam mo yun, kasama yun sa sistema ng buhay. Kapag hindi mo nilagay yan, hindi pa pwede. Naunawaan po natin yung mga kapatid. Minsan tinanong ko, bakit ba may lamok? Bakit ba may ipis? Bakit ba may daga? Kasama yan sa ecosystem. Kapag winala mo yan, hindi kompleto mundo. Hindi kompleto mundo. Gayun din minsan tatanong tayo, bakit nangyayari ito sa ating buhay? Isipin mo na lang, kasama yan. Para sa ikatututo ko, ikatitibay ko, paano pumatay ng lamok, paano may trabaho po yung mga yan. Okay, so napaka-importante, mga kapatid, na makita natin na napakaganda ng 2020 natin. Kailangan makita muna natin yon na may magandang plano pa rin ng Panginoon. Na napakaganda ng plano ng ating Panginoon. Ngayon ang tanong ngayon, paano ko magko-crossover from old life to amazing life? Paano ko ito itatransition ng tama? Ano ang gagawin ko? Ano niyo po, lagi kong tinuturo sa mga pastors and even churches, sa mga estudyante ko po sa Bible school, na kapag ang paglilid ng isang organization ay hindi pare-pareho lagi. Okay, kapag naglilid ka ng organization, pag naglilid ka ng negosyo, dapat may pangarap ka na mampalaki ito galang araw. Kaya lang, hindi pare-pareho yan. Kaya ang tawag doon is one size doesn't fit all. Kapag maliit pa lang yung organization mo, sabi ko, dapat relational ka. Kapag ang organization mo ay nasa medium size na, dapat programmatical ka. Kapag ikaw ay nasa mega church na, halimbawa, napakarami na nun tao, dapat ang dating mo ay organizational ka. Mag-aasta ka as CEO kasi hindi mo mamamanage yung laki ng grupo, yung laki ng negosyo kapag hindi ganun yung pamamaraan mo. Pero kapag maliit ka, hindi pwedeng hindi ka nagbabahay-bahay, kinakausap lahat ng tao, dapat ganun ka. Kapag nagkamali ka, yung pang mega church o kaya pang malaking organization, yung application mo dun sa maliit na grupo, hindi siya magiging successful. So kinakailangan marunong ka mag-transition. At tayo po mga kapatid, may papunta tayo ng ganitong goal eh. Okay, papunta tayo sa 10,000, papunta tayo sa 20,000. Hindi pwedeng yung ginagawa dati, gagawin pa rin ngayon. Hindi pwedeng naglilid ka ng mall ngayon, tapos ang atake mo pang sari-sari store, hindi pwede yun. So kaya maraming hindi nagtagumpay, they don't know how to transition their life. They don't know how to transition their organization. Hindi sila expert pagdating sa transition. Now the question is, paano ngayon tayo magta-transition from old life to amazing life? Isa po sa pinakamagandang pag-usapan when it comes to transition, walang iba. Kundi yung transition na ginawa nila Joshua nung kapanahunan nila papunta ng Promised Land. Okay, para makonquer nila yon. I want you to open your Bible with me in Joshua chapter 3, verses 1 hanggang 5.
Joshua chapter 3, verses 1 through 5. Verse 1, early in the morning, Joshua and all the Israelites set out from Shittim and went to the Jordan where they camped before crossing over. Sabihin niya po natin, cross over. They camped before crossing over. After 3 days, the officers went throughout the camp, giving orders to the people. When you see the Ark of the Covenant of the Lord your God and the priests who are Levites carrying it, you are to move out from your positions and follow it. Verse 4, then you will know which way to go, since you have never been this way before. Wala ka pa naman ng 2020. Paano mo ma-assure yan ngayon? Okay? But sabi dito, then you will know which way to go, since you have never been this way before. But keep a distance of about 1,000 yards between you and the ark. Do not go near it. Joshua told the people, consecrate yourselves, for tomorrow the Lord will do amazing things among you. Iwala doon ka mong palakpakan natin ang Panginoon. Praise the Lord. Sabi nga po natin, amazing. For tomorrow the Lord will do amazing things among you. How to cross over from old life to amazing life? May tatlong bagay na dapat mong bigyan ng oras starting today. Tatlong bagay na dapat mong bigyan ng time. At kapag hindi binigyan ito ng oras, hindi ka makakatransition ng maayos. Hindi mo makukonquer yung 2020. Hindi mo siya makukonquer. So kinakailangan, napaka-crucial nitong tatlong ito na dapat nating bigyan ng oras. At naniniwala ko, i-reveal sa atin ng Panginoon ito kasi may maganda siyang plano para sa atin sa mga susunod, sa susunod na taon. Okay, sino na po ready at excited ngayong umagang ito? Magsabi nga po ng malakas na amen. Number one, in verse 1, early in the morning, Joshua and all the Israelites set out from Shittim and went to the Jordan where they camped before crossing over. Una, bagay na dapat mong bigyan ng time, ang tawag ko dito ay camping time. Sabi nga po natin, camping time. Hindi, okay lang yun yung magka-camp ka, pero hindi po yun yung ibig ko lang sabihin dito. Okay, hindi po yun yung ibig lang sabihin dito na magka-camp kang, may ginawa sila doon. So they camp before crossing over. If you want to cross over from old life to amazing life, there must be a camping time. Bibigyan mo ng oras to. Hindi po pwedeng hindi. So ang ibig sabihin nito, they prepared. They prepared before crossing over. Importante po yung preparation. Napaka-importante ng paghahanda. Sabi po minsan ni Henry Ford, yung uncle mo, sabi niya, before everything else, getting ready is the secret to success. Before everything else, getting ready is the secret to success. Marami pong hindi nagtagumpay kasi in the first place, hindi naman muna siya naghanda. Sino po dito mga singles pa? Pakitaas ang kamay. Titaas mo, baka sakali nandito na yung ano, papangasawa mo, hindi, joke lang. Isa naman, ang taas sobra eh. Kaya lang, hindi kita makita masyado. So napaka-importante nun. Huwag ka lang mangarap na mag-asawa, pinaghahandaan yan. Paano pumili? Anong gagawin mo? Minsan kasi nagpipray tayo ng tamang tao para sa atin, ng right man, ng right one para sa atin, pero ikaw hindi mo ginagawang right ang sarili mo. Nagpipray ka ng tama, pero hindi mo ginagawang tama sarili mo. Dapat dalawa yun. Pipray ka ng tama, itama mo rin sarili mo. Naunawaan po natin, kasi magkakapikunan lang kayo. Baka magkapatayan lang kayong dalawa niyan. So, napaka-importante ng paghahanda. Maraming mga tao nangangarap, pero hindi nila pinaghandaan yung pangarap nila. Nangangarap magnegosyo, pero hindi pinaghahandaan yung pagninegosyo. Nangangarap ay pagrelasyon, pero hindi pinaghahandaan yung paikipagrelasyon. Nangangarap mag-aral pero hindi pinaghahandaan yung pag-aaral. Hindi po pwede yun kasi puro pangarap lang mangyayari o kaya gawin mo man, mag-fail ka. Before everything else, getting ready is the secret to success. So camping time, mga kapatid, sabi dito, they camp before crossing over.
Number one, mga kapatid, napaka-importante pagdating sa camping time na ito. Camping time is break time. Sabi nga po natin, break time. So, napaka-importante ng break time na ito. Hindi masamang magpahinga. Hindi masama. Ako nga, pastor, wala na akong pahinga. Akala mo, nakakatuwa. Hindi nakakatuwa yun. Yung mga leaders ng organization, kala nila, bilib na bilib ako sa kanila kapag sinasabi, ako nga, pastor, di na ako natutulog, di na ako napapahinga. Oh, sigurado, ano ka, zombie? Ano ka, ganyan ka na lang? Tandaan po natin, mga kapatid, napaka-importante ng pagpapahinga. Why? Tired mind rarely make good decisions. Tired mind rarely make good decisions. Kapag pagod ang isip mo, mahirap gumawa ng desisyon. At kapag pagod ang isip mo, gumawa ka ng desisyon, oo ka ng oo, kagat ka ng kagat, sunggap ka ng sunggap. Remember this, that one bad decision can create countless tragedies. One bad decision can create countless tragedies. Isang maling desisyon lang, sunod-sunod na trahedya ang pwedeng mangyari sa atin. Why? Nag-desisyon siya ng pagod ang isip niya. Kaya kapag ikaw nagtampo ka sa nanay at tatay mo, tapos naglayas ka, tapos sabi mo, lalagay na ako sa tahimik, ang gulo-gulo sa bahay namin. Niwala ka, tahimik? Gugulo lalo yan. So, importante, magpapa-counsel ka muna. Importante, maging maayos muna yung isipan natin. Ang trabaho ng counseling ganun, hindi magpayo na magpayo. Ang trabaho ng counseling, ayusin yung isip ng tao, tapos tulungan siya mag-isip, yung counseling. Tutulungan siyang pag-isip nang sa gayon, kapag nagdi-desisyon na, malinaw yung paninindigan niya yun, o kaya malinaw yung direksyon niya, malinaw yung oo-ohan niya, malinaw yung hihindian niya, malinaw yung hindi muna niya gagawin. So napaka-importante, camping time is break time. Tired mind rarely make good decisions. Kapag pagod na pagod ka, ang hirap mag-desisyon ng tama. At pangkaraniwan, mali lang ang nangyayari. Kaya sinabi po ni Dr. Mike Murdoch, rest and creation are not a sin. In fact, mga kapatid, kapag ikaw ay nagpahinga, hindi nagpahinga, ikaw ay nagkakasala. Rest and recreation are not a sin. Because rest time is repair time. Again, rest time is prepare time. Kaya nga yung sinasabi ko nga po mga leaders, hindi daw sila nagpapahinga, wala na daw silang pahinga, kakasala ka. Kala mo kabanalan yun. Kapatid, listen to this very carefully. Ang pagpapahinga ay isang uri ng kabanalan. Hindi ka tamad nun. Pag puro pahinga, yun, mahiya ka na. Kasi si Lord, hindi naman 6 days nagpahinga, tapos 1 day nagtrabaho. Dapat makita rin natin yung prinsipyo ng Panginoon. 6 days ng trabaho, ika-7 day, doon siya nagpahinga. Yung iba binabaliktad. Isang araw nagtrabaho, 6 na araw nagpahinga. Ang tawag doon, batugan. Huwag babalikta rin para maganda yung atake sa buhay. But napaka-importante kasi ng pagpapahinga eh. Rest time is repair time. It is not a loss of productivity. Kaya napansin mo, dati ako, sana hindi sila nagsasara ng trabaho nila. Sana hindi sila nagsasara. Kailangan pala siya. Akala natin kapag ikaw ay nagpahinga, malulugi ka. In fact, mga kapatid, pag hindi ka nagpahinga, yung negosyong yan, lalong malulugi yan. Hindi mo na pagpapahingain yung makina mo. Hindi mo na pagpapahingain yung lugar. Alam niyo po ba, mga kapatid, kahit lupa, pinagpapahinga. Mansinin niyo po, mga kapatid, ng Israel. Sa totoo lang, parang hindi nga maganda lupa nila eh. Pero sabi nila, we can feed the world. Kaya namin pakainin ang mundo. Kasi po, rule sa Israel, pag binasa nyo po yung Old Testament, until now, sabi nilang ganun, kaya namin pakainin po ang mundo. Ang liit-liit na bansa. Kaya namin pakainin ang mundo. Bakit, mga kapatid? Yung prinsipyo sa Old Testament, anong ginawa nila? Pinagpapahinga nila yung lupa. Hindi, dapat magpahinga yung lupa para tuloy-tuloy ang kita. Wala ka ng kita. Pag di mo pinagpahinga yan. So napaka-importante na itong camping time na ito. Before sila sumugod, before sila tumawid, may break time muna sila. Napansin mo kapatid, subukan mong pumasok, wala kang break time. Ultimo papel mo, kakainin mo. Napansin natin mga kapatid, napaka-importante na itong break time na ito. It is not a loss of productivity. It is time for renewing.
It is receiving time. It helps release your potential. Kaya napaka-importante ng pagpapahinga. Isa sa hindi ko makalimutan na tinuro sa amin dati ni John Maxwell, yung katulad ng ginawa niya dati kapag siya ay may mga desisyon na gagawin, meron lagi siyang yung rocking chair, meron kasing ganun sa bahay nila. Upo lang siya doon for 1 hour, for 2 hours. Nag-iisip lang siya. Nayaan niya lang umayos yung isip niya, mangusap sa kanya ang Panginoon. Iba yung sa regular devotion, ha? Yung ganun lang. So, ganun din po ginagawa ko dati. Nung wala pa kaming masyadong upuan dati, sa CR ko muna ginagawa yon. Para tahimik. Pero yun, baka may lugar naman kayo na maayos na pag-iisipan. Kasi ito yung magre-receive ka galing kay Lord, eh. Ito yung maisip mo, pwede kong gawin ito. Actually, halos ilang beses sa isang taon, ginagawa ko po yun, mga kapatid. Lalo na may kinalaman dito sa church. Yung mga decisions, yung direction, ginagawa ko siya kasi it is receiving time. It is time for renewing. It helps release your potential. So learn to break for a while if you don't want to break forever. Kailangan mag-break ka kahit konti lang, kapatid, para sa gayon, hindi ka mambira, ma-overheat ka niyan. Yung iba inanghit lang, yung iba overheat, maniwala ka, kapatid. Mas mahirap yung overheat. Kasi baka hindi ka nagumana. Sabi mo sa kakatabi mo, magpahinga ka. Ayan, hindi, wag mamahinga, ah. Magpahinga. Okay, magpapahinga tayo. Wag lang sobra. Kasi katamaran na po yun. Tama lang. Kasi pag kasanayan mo naman yung sobrang yan, wala ka na magagawa. So, camping time is break time. Pangalawa, sa verse 2, nakalagay dito, after 3 days, the officers went throughout the camp, giving orders to the people. Mapapansin natin, itong camping time na ito, siya ay break time, pero ito rin ay learning time. Sabi nga po natin, learning time. Yung iba kasi, mga kapatid, natulog lang na natulog, pero hindi natuto. Nung sila ay nag-camp sila, nagpahinga sila, pero nag-receive sila. Kaya sabi natin kanina, di ba? Sabi ni Dr. Mike Murdoch, it helps release your potential. It is receiving time. Yung nagpahinga ka pero wala kang natutuhan, sayang lang ang pahinga mo. Sayang. Di ka nakapag-isip-isip na maigi. Wala kang na-receive na word galing sa Panginoon. Walang itinuro sa atin ng Panginoon. Wala kang natutuhan. Sayang ang lahat. Kasi ang camping time ay break time. At the same time, ito rin ay learning time. Dapat ang rest mo, listen to this, dapat ang rest mo hindi nakakabobo. Dapat ang rest mo hindi nakakabobo. Nung magta-transition tayo sa church noon, I think tama. Dati pumunta kami ni nag-file ako ng sabbatical leave noon, pero hindi naman na usually ika 7th year, pero ika 8th yata o 9th year ng church doon ako nag-file ng sabbatical leave. Nagbakasyon kami ni Pastora Dana ng ilang araw lang doon sa Singapore. Pero yung pahinga namin na yun, mga kapatid, may pinuntahan kaming mga importanteng simbahan doon na kung saan pinag-aralan namin. Maigi. Tinagnan namin maigi, anong ginagawa, mula umpisa, konti pa lang yung tao, hanggang pagtapos ng tao, kinausap namin yung mga tao, tinignan namin maigi, para hindi sayang ang pahinga. Nanawaan po natin, tal, nandun ka na rin, nakipunta ka na rin lang doon, may matututuhan. Hindi lang puro ganun ginawa namin, ha. So napaka-importante po nun, mga kapatid, giving orders to the people. Camping time should set you into a learning time. Kinakailangan, hindi nakakabobo siya. Kinakailangan, hindi nakakasira. Yung iba, kung kailan nagpahinga, doon pa nasira yung buhay nila. So kinakailangan, pampalago, pampaayos ng isip, pampatalino natin. Sa madaling salita, mga kapatid, itong camping time na ito, sinabi natin, it is about preparation. So the question is, are you prepared to meet the challenges of tomorrow? Are you prepared to meet the challenges of tomorrow? Para sa mga in love na dito. Wala naman problema yon, lahat naman tayo na in love, eh. Kahit yung katabi mo mukhang hindi na in love, pero na in love din yan. Pero alam nyo, kapatid, sa mga in love na, di ba masama yan? Kaya natatanong kita, handa ka ba? Naharapin yung mga challenges. Handa ka bang bumuhay na napakabait na babaeng yan? O kaya yung lalaking yan? Handa ka bang intindihin yan? Handa ka bang kasamahin yan sa buong buhay niya? Nakaraan po, may kinasal ako nung Friday. Isa po ito sa prenish ko doon.
Handa ka ba maging permanente yung relasyon yung dalawa? Ngayon, naunawaan po natin mga kapatid, pasukin niya kung hindi ka handa. So napaka-importante kapatid, papasukin mo tong bagay na ito, kaya mo ba? Kaya mo bang bumili ng diaper? Di ba sabi ng research, pag mag-aanak ka, kinakailan sa unang dalawang taon, gagastos kang 2 million dyan. 2 million ba? O one point something. Million, kaya mo ba yan? Yung ibang mga pastor, hindi naman eh. Huwag nang gayahin yung iba. Ulit-ulit ka ulit. Nagkamatutulad ka lang sa iba niyan. Handa ka ba na panindigan yan? Handa ka ba na harapin yan? Pag hindi, kapatid, mag-isip-isip ka muna. Baka kailangan mo ng camping time. Baka kinakailangan mong matuto muna, magtanong, makinig. Na kinakailangan mong magpahinga muna. Kasi nakaka-benteng jowa ka na, sunod-sunod, walang pahinga. Hindi mo naman sinusunod yung 8-month rule o kaya 1-year rule, 3-month rule. Walang ganun-ganun. Basta bukas, di ba agad? Sabi mo sa katabi mo, pahinga ka naman. Kaya lagi mapapagod ka lang. So, are you ready? Are you prepared to meet the challenges of tomorrow? Sabi po ni John F. Kennedy, the time to repair the roof is when the sun is shining. The time to repair the roof is when the sun is shining. Marami po mga tao, sakalang tinitignan yung bubong pagdating na ni Bagyong Ursula. Sakalang tinitignan, ay, okay ba itong bubong? Sana nung wala pang bagyo, titignan mo na. Kung okay pa yung bubong. Yung iba saka naghahanda sa panahon ng gera. Yung iba saka naghahanda sa pagdating ng unos. Kaya nga napaka-importante pagdating sa finances, mga kapatid. Yung emergency fund, kasi lagi naman may emergency. Kapag may magbibuild ka ng iyong wealth, kapag gusto mong sumagana buhay mo, isa ito dapat sa una. Actually, una siya. Na dapat matutuhan ng isang tao. Maniwala kayo mga kapatid, 95% na tinanong ko, paano gumagawa nito, they don't know. How to build an emergency fund. Eh di lalo na yung panghuli. Yung pangatlo sa pagbibuild ng finance, sa pag-reach ng financial freedom, yung retirement fund, di rin nila alam mag-compute. Kaya nga po mga kapatid, this year, next year, ituturo po natin ito sa mga seminars natin sa church. Atin po kayo. Na mga ganun mga seminars, kahit nandi tayo kasya doon, magpadami tayo ng ano, kaya magtanong-tanong po tayo, atin tayo sa mga mentorings natin. Kaya alam, mahirap. Pag yung mentor mo mismo, hindi rin ginagawa yun. Yun, mahirap doon. Kaya kinakailangan gagawin natin siya. So, ang preparation kasi, darating kasi yung mga emergency niyan, darating din ang pagtanda mo. Aasa ka ngayon ng aasa sa iba. Aaway kayo ng pamilya mo kasi hindi kayo, nag-aral kita, hindi mo mula kong binigyan pambili ng chewing gum. Nanawaan po natin yon kasi hindi naman naituro eh. Sabi ko nga, kung maaga pa lang naituro na ito, nakaprepare sana. Pero okay lang, at least sa Panginoon, mga kapatid, walang matanda, walang bata pagdating sa learning. Ano man ang edad mo ngayon, pwede ka magsimula. Pwede mo ulit paghandaan yung mga darating sa iyong buhay. So the time to repair the roof is when the sun is shining. Habang okay ka pa ngayon, habang kaya mo pang mag-isip, habang kaya mo pang magbago, gawin mo na yan mga kapatid. Kaya sinabi ni Miguel de Cervantes, to be prepared is half the victory. To be prepared is half the victory. Hindi ko naman mga kapatid sinasabing 100% papapanalo agad natin yung laban. Pero mga kapatid, kapag handa ka, 50% ng battle, panalo mo na. Panalo ka na. Kasi pinaghandaan mo. So today's preparation determines tomorrow's achievement. So prepare. Sabi nga po natin, prepare. So if you want to cross over from old life to amazing life, dapat may camping time ka. May break time, saka may learning time. May break time, saka may learning time. Ako po mga kapatid, may mga hindi ako na-reach na goal na itong 2019 kasi nakita ko, hindi ako ganun ka-prepared. Pero of course, iilan lang siya. Sa pag-reach kasi ng goal, hindi naman kailangan 100%. Kukumputin mo dyan yung hit rate na tinatawag. Okay? Hindi naman lagi 100%. So napaka-importante mga kapatid, pinaghahandaan siya. Kaya itong 2019, may mga paghahanda akong ginawa at sa 2020, may mga paghahanda akong ginawa para sa church, para sa sarili ko, para sa pamilya. Kasi pinaghahandaan siya. Sabi nga po ulit natin, prepare. Camping time. Bigyan mo ng oras yan. Hindi pwedeng hindi. Kasi uulit-ulit lang. Uusad ang taon,
Pero yung tao, hindi umuusad ang kanyang buhay. Kasi wala siyang camping time na ginawa. Number two, sabi dito sa verse 3, when you see the Ark of the Covenant of the Lord your God and the priests who are Levites carrying it, you are to move out from your positions and follow it. You are to move out from your positions and follow it. Follow it. Pangalawa, nabibigyan mo ng oras. Una yung camping time, pangalawa is changing time. Sabihin nga po natin, changing time. Kinakailangan, may pagbabago na mangyayari. If you want to cross over from old life to amazing life, there must be a changing time. Sa makatawid, bigyan ng oras ang pagbabago. Bigyan ng oras ang pagbabago. Katulad po ng sinabi ko kanina doon sa introduction, kapag ikaw ay nagmamanage ng kumpanya, hindi pwedeng pare-pareho yan habang buhay. Kasi nag-iiba ang tao, nag-iiba ang panahon, nag-iiba yung size ng grupo. At kapag hindi mo na-manage yan, mag-fail ka lang. Mag-fail ka lang. So napaka-importante, marunong kang transition in every season. I-transition sa bawat season na dumadating sa iyong buhay, marunong ka dapat mag-transition na maayos. Move out, sabi dito, you are to move out from your positions and follow him. Ang mahirap dito, mga kapatid, sa changing time na ito, kagagaling nila sa camping time. Ang sarap matulog. Minsan, ang sarap matuto lang ng matuto. Yung pakinig lang ng pakinig, ay grabe, hallelujah, praise the Lord. Ang sarap lang nun. Amen. Pero pagdating ng execution, doon na nagkakatalo. Minsan, ang sarap magpahinga. Minsan, ang sarap na ganun na lang lagi. Kaya maraming hindi lumagong organizations, kahit simbahan. Kaya hindi na lumago, hindi na nagbago. Hindi na sila nagbago kung ano yun na yung dati. Ganun na. Ay, ma'am, bawal pumunta sa mall. Kasi makamundo yung mga tao dyan. Ha, hindi ka pa pumupunta ng mall. Bawal mag-church dyan. Dapat yung patusok lang. Dapat yung may cross lagi. Ah. Sabi nga ng mga millennials ngayon, ayaw din pumasok sa simbahan, tatad ng cross eh. Kasi parang sementeryo. Nagbabago ang panahon. Hindi, laging kulay puti lang dapat. Ah, lalo na. Mukhang sementeryo pa rin. Nicho, hindi ko sinabing masama po yun, mga kapatid. Ah, kaya lang, hindi sila marunong bumasa. They don't know how to read the season. Yan yung sons of Issachar sa Bible. Alam nilang bumasa ng season. Pati nga mga bata ngayon, iba na eh. Amen ba? Hindi pare-pareho. Dati yung mga bata, titigan lang yan ng magulang eh. Ang bihira, hindi na alam kung sa susot eh. Yung bata kapag maingay, sabat ng sabat, saan titig lang yan, hihinto yan. Ay mga bata ngayon, titigan mo, kundi sundutin yan ang mga mata mo, pati ilong mo. Kung anong gawin yan, hindi, pare-pareho. Paano kaya ang gagawin nito? So kinakailangan, marunong magbago, marunong mag-adapt. Hindi sa kasalanan na marunong mag-adapt dun sa situation, nang sa gayon, hindi pare-pareho eh. Gulpihin mo lagi, ganun yung kinasanayan namin. Para mapasunod mo, gulpihin mo. Wala na lang, patayin mo eh. Yan lang, nag-iiba yung panahon. Pati nga mga batas, nag-iiba. So napaka-importante ng changing time. Remember this, church, that many people will fail in life because they are unwilling to make changes. Sulitin ko. Many people will fail in life because they are unwilling to make changes. Maraming mga tao ang mag-fail sa buhay kasi hindi sila willing magbago. Hindi sila willing na baguhin ito, na ilipat ito ng konti, na ipihit ng konti, na ganito ang gawin. Many people will fail in life because they are unwilling to make changes. Takot sila. Excited mabago, pero takot magbago. Excited sila na may mabago sa buhay, pero ayaw nila magbago. May kasabihan nga po mga kapatid that the only constant in this world is change. The only constant in this world is change. Hindi pwedeng hindi nagbabago ang isang tao. Kaya hindi pwede na sasabihin natin na sana huwag kang magbabago. Sabi mo yan sa anak mo, sana huwag magbago. Magiging bonjing yan, maniwala ka. Pero yun mo, 30 anyos na, naka-diaper. Hindi magbabago. Sabi mo, huwag magbago. Hindi, yung bait niya, pastor, hindi. May ibabait pa yan. Hindi naman Jesus yan eh. May ibabait pa yan kasi hindi tayo perfecto. So we must be changed from glory to glory. Dapat paayos yung change. Kaya halimbawa,
pogi ka na, maganda ka na. Alam mo ba, may igaganda ka pa at may ipopogi ka pa. Sabi mo nga sa katabi mo, may igaganda ka pa o may ipopogi ka pa. Oo. Kasi hindi ka naman perfecto eh. Napansin mo ba kapatid? Ito pa matindi, napansin mo nag-iiba yung panahon? Pansinin mo yung buho ka nung 80s sa kanyang 90s. Tad-tad ng spray net. O gawin mo ngayon yan. Huwag kang magbago. Hindi, paborito ko to, pastor. Paborito ko to. Napansin mo, pinagtatawanan ka ngayon. O nung 90s na lang, subukan mong hatiin yung buhok mong pa ganun. Tawag nila doon dati yung kimpi. Di ba, pogi mo dati. Gayun gawin mo yan, mukha kang katsupoy. Maniwala ka. Sabi sa inyo eh. Sabi mo sa katabi mo, magbago. Ayaw mo maging kakatawanan ka. Pagtatawanan ka lang ng mundo. Kung ayaw mo kapatid na niloloko-loko ka lang, kailangan napabasa mo yan. You must be changed. So now, mga kapatid, always remember this. Kaya nga may kasabihan na when you want something you've never had, you've got to do something you've never done. When you want something you've never had, you've got to do something you've never done. Pag may gusto ka na makuha na wala pa sa'yo, na kailangan gumawa ka ng mga bagay na halos hindi mo pa nagagawa. Pag paulit-ulit mo lang ginagawa yan, kapag gusto mo ng pagbabago, pero paulit-ulit mong ginagawa, ang tawag dyan ng kapatid mong si Albert Einstein, insanity. Babaliw lang. Gusto ng bago, pero paulit-ulit na ginagawa. Sabi niyang ganun, kabaliwan. Now, there are at least three critical matters when creating change. At least tatlong bagay kapag nagkikreate tayo ng change sa ating buhay. Dito sa passage na yan. Okay, number one. Pagdating sa changing time, napaka-importante ng vision. Sabi nga po natin, vision. Kaya napaka-importante yan. Guhitan nyo sa Bible ninyo, yung cellphone ninyo, kuha kayong pangguhit. Hindi, may pangguhit yan. No? Sulat nyo na lang. Okay, copy-paste ninyo. Yung when you see dyan, tawag dyan, vision. Sabi nga po natin ulit, vision. When you see. So change requires clear vision. Bakit ka aandar, hindi mo nakikita yung dadaanan mo? Saka ka lang uusad. Pag nakikita mo yung dadaanan mo. So napaka-importante dapat may clear vision. Kaya nga importante yung camping time eh. Kasi doon tayo tuturuan. Ano yung gagawin natin? Lalo na next month. Yung January natin, yung Seek First natin na series. Doon ituturo natin yung priority. Kasi your priority will determine your victory. Yung priority natin, yun na magdi-determine ng victory natin. So, dapat ma-major natin yung major eh. At minor lang yung minor. Huwag pagbabaliktarin yun. Huwag gagawing major ang minor, huwag gagawing minor ang major. Nang sa gayon, ma-hit natin yung mga major. Okay? So, napaka-importante ng vision. When you see, so kapag nakita mo, so kapag hindi mo nakita, bakit uusad? Kapag nakita mo, tanong, bago ka kumilos ba, may nakikita ka bang malinaw na direksyon? When you see, when, kapag nakita mo, may nakikita ka na ba? May malinaw bang direksyon? May malinaw ka bang tatahakin? When you see, sabi dito, maraming mga tao, kilos ng kilos, lakad ng lakad, wala namang nakikita. Kaya nga sinabi po ng dakilang bulag na philosopher at teacher na si Helen Keller. Ano ba sabi niya? The greatest tragedy of man is to have sight but doesn't have vision. The greatest tragedy of man is to have sight but doesn't have vision. Ang pinakamatinding trahedya daw sa isang tao ay nakakakita ka pero wala kang pangitain. Wala kang usad, pag-usad na mangyayari. Pangalawa, napaka-importante po pagdating sa pag-create ng change. Una yung vision. Pangalawa, importante yung action. Sabihin po natin, action. Sabi dito, follow it. When you see the Ark of the Covenant of the Lord your God and the priests who are Levites carrying it, you are to move out from your positions and follow it. Follow it. Move out. Follow it. So transition requires action steps. Kailangan maglista ka lang ng mga bagay-bagay paano mo ito gagawin. Ano gagawin mo? So
So kinakaya maglagay, hindi ko sinasabing hindi nababago yan, pero maglagay ka ng mga action steps. Ano bang gagawin ko? Ano bang gagawin ko? Ito, 1, 2, 3, 4. Ito gagawin ko, dapat may action steps. Di ba kapag namansin mo, kaya ka nakakapunta sa destination mo, alam mo yung action na gagawin mo, alam mo kung saan ka sasakay, magkano ibabayad mo. Nung pumunta ka dito, hindi ka naman nag-iwan lang ng credit card sa bulsa mo, kaya kung ano-anong card. Kumuha kang pamasahe mo. Kasama yon. Alam mo kung saan ka sasakay. Namansin mo, kaya ka nakakarating sa destinasyon na gusto mo kasi alam mo yung ikikilos mo. Ganun din sa buhay ng mga tao. Minsan, akala nila, hindi, mahirap kasi. Mahirap talaga, lakarin mo, nakatira ka sa Bulacan, papunta dito, mahirap yun. Kaya mo narating na maayos, alam mo kasi ang aksyon na gagawin mo. May mga tao nangangarap, pero hindi binibigyan ng panahon to. Una, alam mo yung vision. Nakita mo, pupunta ako ng church, pupunta ako sa Trinoma, ganito yung gagawin ko, may vision ka na, malinaw na, saka pupunta. Kaya lang, nilagyan mo kapatid, ito, pamasahin natin ha, ito gagawin natin, mag-grab tayo, mag-Uber tayo, hindi, wala na palang Uber, mag-aangkas tayo. Ito gagawin natin, ito pamasahin. Alam mo yung action steps eh, kaya kami narating. Ganon din kami mo sa 2020. When you see, mamaya magpipray tayo kapatid, bigyan ka ni Lord ng vision. Buksan ng Panginoon ang iyong mga mata hanggang sa January. Mag-vision casting tayo. Buksan natin sa Panginoon yung pangitain, direksyon ng Panginoon sa atin para maging 2022, yung vision natin. Action, pangalawa, pangatlo, napaka-importante na ito, tignan niyo po maigi. Verse 4, then you will know which way to go since you have never been this way before, but keep a distance. Di ba pwedeng lumakad na lang ng lumakad? Hindi. Keep a distance of about 1,000 yards. Between you and the ark, do not go near it. Ano ba yan? Kapatid, sa pagbabago kasi, importante vision, importante ang action, pero importante rin ang restriction. Sabi nga po natin, restriction. Sa pagbabago, hindi sunggab ng sunggab. Hindi lahat ginagawa. May restriction. Tingnan maigi yung restriction, hindi dapat lahat ginagawa natin. Kaya nga sabi sa isang Italian proverb, often he who does too much, does too little. Di ba, pareto principle, sila rin nagpauso niyan. Pareto principle, yung 20-80 principle, kapag ginagawa mo yung 80%, sige, gawin mo lang gawin yan, mabihira, resulta mo, 20% lang. Pero pag nag-focus ka sa 20%, 80% ang resulta mo, napansin mo si Kristo, hindi niyan tinisciple lahat agad. Hindi, di-disciple ko lahat ng Hudyo. 100, 300, 500, hindi niya ginawa yun. Para ma-reach yung mga tao nun, hanggang ngayon, nag-disciple siya ng 12 niya. Konti. Tapos yung konting dini-disciple niya, tinuruan niya yun, binigay niya yung buhay niya doon, kasi madaling turuan pag konti. Pag madami, amen lang niya, pero hindi naman ano, kaya importante yung discipleship. Kaya nga po sa church natin, mga kapatid, importante yung discipleship. Sa Bible, importante yung large group, napansin nyo, may temple sila, pero importante rin yung small group. Kasi yun yung magiging maliit na pamilya mo eh. Itong ka makakapag-open sa kanila, yun yung mga susuporta sa'yo, magpipray para sa'yo. So napaka-importante, dapat may ganun tayo. Kung wala pa po kayong mga life groups na inaatinan, hanap po kayo, sandali lang naman yun, mga 30 minutes, 1 hour, ano man lang yun. Dati yun, naipag-inuman ka, walwalan magdamag eh. Di ba? Maglagay ka rin ng panahon sa mga bagay na ito. Kasi kasama yan. So dito mga kapatid, napaka-importante nito. Sabi, he who does too much, does too little. Hindi lahat dapat ginagawa. Kaya maraming hindi nagtagumpay, napagod lang. Ginawa kasi lahat. Kapatid, hindi mo kayang gawin ng lahat. Hindi mo kayang isalba buong pamilya mo. Kinakailangan, kapatid, one at a time. Maghanap ka ng mga fofokusan mo na bagay na importante, tapos yun ang gawin mo. Hindi lahat magagawa mo ng sabay-sabay. Why? Napaka-importante ng restriction. Why, mga kapatid? Because restriction eliminates unnecessary actions. Restriction eliminates unnecessary actions. Yung restriction, mga kapatid, dahil hanggang dito lang, napansin mo, sino po sa inyo nagda-drive dito, yung may lisensya? Di ba may nakalagay doon restriction? 1, motor. 2, light na vehicles, di ba? Kapag 3, 4, 5, 6, hindi ba pwede mag-drive ka, kapatid, ng 10-wheeler na van? Hindi ka pwede mag-drive ng bulldozer tapos ang lisensya mo, ang restriction mo, 1 lang. Hindi pwede yun. Kaya hindi. That's madidisgrasya ka. Kapag ginawa mo yun at wala kang training para dun sa pagdadrivean mo na yun, maniwala ka, disgrasya. Kaya maraming tao na disgrasya, hindi sumunod sa restriction.
Di nila sinunod yun. Tira ng tira, sunggab ng sunggab. Hindi alam ko ano yung hindi dapat gawin. Lahat ginagawa. Kaya sabi po ni Nido Kubin, sabi niya dito, nothing can add more power to your life than concentrating all your energies on a limited set of targets. Kaya nga, gawin, technique po dyan, halimbawa, mag-goal setting ka ngayon, ilatag mo lahat ng gusto mo mangyari, pinagpipray mo, latag mo lahat, kahit sandam pa yan, kahit 20, tapos ina-narrow down mo lahat yan. Narrow down mo sa 4, sa 5, na mga main goal, na mga main goals, para konti lang yung iniisip mo na aabutin mo sa 2020. Inarrow down mo yun, napakaraming gusto mo, pero importante, labas mo lang yun, sige. Tapos inarrow down mo siya. Okay, tuturo pa naman natin yan sa January. So napaka-importante, may limited set of targets ka, eto lang. So change is a crucial part of life. Kinakailan magbabago. Kaya nga, pagdating sa pagbabago, importante ang vision, importante ang action, importante ang restriction. Restriction. So sabihin nga po ulit natin, changing time. So, change is a crucial part of life. Remember, may stress sa pagbabago. But kailangan ito para sa tagumpay. Always remember that nothing will change unless you change. Move out from your position. Sabi dito, move out. Huwag kang masanay na puro camping. Huwag kang masanay na puro pahinga, na puro gala, na puro, alam mo yon, puro katuwaan lang, pero walang sacrifice, magmasasanay. So importante, you have to move out. Kinakailangan may change because nothing will change unless you change. Kaya nga, atake sa church, next year, iba na naman, ito na naman ang gagawin, ito na naman ang gagawin. Napaka-importante ng pagbabago. Tingnan mo kapag ikaw ay may negosyo, kumusta? Ano yung pagbabagong dapat gawin para ma-reach mo yung susunod na goal? Sa buhay natin, ano yung mga pagbabagong gawin, dapat natin gawin para makamagnet tayo ng mga opportunities sa buhay natin o kaya mapuntahan natin yung dapat natin mapuntahan. Gusto mo pumunta sa ibang bansa? Tapos wala kang passport, driver's license lang meron ka. Hindi, pwede yun. Kuha ka na. Nalitang ano, ng passport mo. Yan ang gagawin mo. Gusto mo mangyari ito. Kailangan may change. Bigyan ng oras ang pagbabago. So if you want to cross over from old life to amazing life, dapat may changing time ka. Lastly, ito matindi dito, verse 5. Joshua told the people, consecrate yourselves, for tomorrow the Lord will do amazing things among you. Consecrate. Pangatlo mga kapatid is cleansing time. Sabi nga po natin, cleansing time. Kung meron tinatawag na camping time at meron changing time, dapat din ay may cleansing time. So if you want to cross over from old life to amazing life, there must be a changing time. Always remember this mga kapatid. By the way, before that, alam niyo po ba yung word na consecrate dito? Hindi ko na po yata na isulat dyan sa PowerPoint. Yung Hebrew word na yan ay kadash, Q-A-D-A-S-H. Itong kadash na ito, ang ibig sabihin to clean. To clean. So para pala makapag-crossover tayo, importante may linis na mangyayari. Bakit kaya napaka-importante? Alam niyo po ba napaka-importante yung paglilinis? Hindi na dapat i-memorize yan. Importante pag lininis. Sino po sa inyo, bago ka pumunta dito, naligo ka? Lahat na naligo, magsabi ng amen. Tingnan mo katabi mo. Okay. Naligo yan. O kaya man na naghilamos kung nagmamadali ka. Buti nang hindi ka naligo kaysa hindi ka nag-church. At least naghilamos ka man lang. Okay, naghilamos ka man lang, ha? Naglinis ka man lang. Kasi yung iba, hindi naman naliligo pero hindi halata sa sobrang ganda, sa sobrang pogi. Pero at least naghilamos. Napansin mo kapatid, kahit ano gawin mo, napaka-busy mo, bibigyan mo pa rin ng time ang paglilinis. Para may marating ka. Importante ang cleansing time. Napansin mo, ang ganda-ganda ng pakiramdam mo pag naglilinis ka. This is the principle. We cannot paint any surface beautifully without cleaning it first. The paint will stick firmly on a clean object. Saka lamang didikit ang isang bagay. Napansin mo ang ganda-ganda ng pintura sa mall, paglabas mo lalo, ganda ng pintura. Alam mo ba, bago pininturahan yan, nilinisan mo na yan. Gusto mo dumikit sa iyo, kapatid, ang pagkadami-daming pagpapala ng Panginoon, matuto kang maglinis. Ano yung lilinisin ko sa karakter ko? Ano yung lilinisin ko sa isip ko? Ano yung dapat kong linisin ko sa buhay ko na kung saan hindi ko, hindi dumidikit yung blessing eh. Kahit na anong gawin natin, kapatid, kahit na mag-aral ka na mag-aral, pagsiraan naman yung karakter mo, walang mangyayari, kinakailangan dumikit yung blessing. Cleansing time. Sabi nga po natin, cleansing time.
Kahit gaano kaganda ang dream mo, kung pangit ang ngayon mo, bangungot lang ang mararanasan mo. Kahit gaano kaganda ang dream mo. Pag hindi mo inayos yung ngayon mo, kapatid, bangungot lang ang lahat ng yan. Kaya sabi ni Joshua, consecrate yourselves, for tomorrow the Lord will do amazing things among you. Tiyak na makakapasok ka sa magandang bukas kapag marunong ka maglinis ng ngayon mo. Kung gusto mong dumikit sa mas magandang bukas, linisin mo yung maruming ngayon mo. So if you want to cross over from old life to amazing life, dapat may cleansing time. Sabi nga po natin ulit, cleansing time. Ano yung dapat kong ayusin? How I relate to people. How I speak, how I think. Lahat naman tayo, kapatid, may kanya-kanyang dumi sa buhay. Pero maganda makita mo yun. Napansin mo kapag nakita mo yung dumi, naayos mo siya. Kasi alam mo hindi maganda. Kapatid, ito yung panahon ng pag-i-evaluate natin sa ating sarili. Ano yung dapat kong ayusin? Maniwala ka kapatid, ang ganda-ganda ng plano ni Lord sa buhay mo. Ang ganda-ganda ng buhay, anumang edad mo ngayon, ang ganda ng bukas na naghihintay sa'yo. Lagyan mo ng cleansing time para dumikit yung pagpapala. Para dumikit yung blessing. Kahit gaano katalino ang isang tao, pag madumi, didikit yan. Kahit na suma cum laude ka pa, pag pangit ang karakter mo, niwala ka. Laglag lahat ng dream mo. Sisira. Lahat ng opportunity magsasarado para sa atin. Cleansing time. How to cross over from old life to amazing life? May tatlong bagay na dapat mong bigyan ng oras. Bigyan mo ng oras ang paghanda. Camping time. Pangalawa, bigyan mo ng oras ang pagbabago. Changing time. Hindi pwedeng hindi magbago eh. Kailangan talaga. Ako lang, kumaari. Ayoko nang magbago eh. Yan ang kakatawa eh. Nakakatawa. At nakakahiya. Pangatlo, bigyan mo ng oras ang paglilinis ng buhay. Tomorrow, the Lord will do amazing things among you. Alam mo, kaya mo ito narinig, kapatid? Pwede ka naman matulog na lang eh. Kaya mo ito narinig? Ang ganda ng plano sa'yo, Lord, sa 2020. Kaya sinadya ng Panginoon na marinig mo ito, may breakthrough, may amazing things na naghihintay sa'yo sa susunod na taon. Come on, mas malakas na palakpak sa ating Panginoon. Praise the Lord. Tayo pong lahat ay tumayo sa presensya ng ating Panginoon. Dito po ako mag-